Ask meow. Ask meow. Paano ba maging effective na mid laner? Mid lane tips, part 1. Madalas din tinatawag ang mga mid laner na mage support. Bakit yung tag na support? Trabaho mo kasi bilang mid laner, bigyan ng tulong yung mga core mo para makapag-farm sila ng mga ice at makalamang sa mga kalaban. Trivia lang, kapag sa MOBA sinabing core, hindi lang yung jungler, kasama niyan ang side lane. Ito ang gold lane at ang XP lane. So yun nga, balik sa topic, ano nga bang dapat mong ginagawa bilang mid laner? Number 1, i-clear ang minion sa mid lane at kapag nag-level 2 ka na, dumalaw ka na sa side lane. Farsa yung ginamit ko sa video na to kasi isa siya sa pinaka-paborito kong mid laner. Kahit may paparating na nerf sa Wings by Wings ni Farsa, kaya mo namang bawiin yun sa Magic Shoes, kaya okay lang yun. Kung sino mauna sa inyo ng kalaban mong mid laner na makapag-clear sa mid, siya ang mas mauna makadalaw sa side lane. Ano yung mga gagawin mo pag dalaw mo sa side lane? Bigyan mo ng advantage yung side lane nyo. Kung kaya mong patayin yung kalaban, patayin mo. Pero kung di mo kaya, kahit harasin mo lang, bawasan mo lang yung buhay niya hanggang sa maging low HP na siya. Pag nag-low HP na yung kalaban, magbaback yun eh. So lalayo siya sa minion wave, hindi siya makakapag-clear. Pag nagawa mo yun, balik ka na ulit sa mid. Clear ka na lang dun. Basta ang wag na wag mong gagawin pag dumalaw ka sa side lane, wag na wag mong aatakihin ang minions ng kalaban at wag na wag mo rin ilalasit ang minions ng kalaban. Pag kasi nilasit mo pa yung minions sa side lane, maagawan mo na ng gold at XP yung side laner nyo. Instead na makapagbigay kayo ng advantage, na-delay nyo pa yung kakampi nyo. X yun. Bakit naman wag atakihin yung minion wave? Madalas kasi yung mga side laner natin, may kanya-kanyang strategy yan kung paano nila i-delay yung katapat nila. Madalas hindi nila ina-atake yung minion wave para mahirapang mag-farm yung kalaban nila. Pag inatake mo yung minion ng kalaban sa side lane, tinutulungan mo yung side lane ng kalaban na lumapit sa kanya yung minion wave nyo. Pinapadali mo yung pagpa-farm niya. Lugi yung kakampi mo. So ang tip number 1, clear mid lane, harass or kill enemy side lane, and never attack enemy minion on side lanes. Number 2, map awareness. Lagi kang tumingin dun sa minima para malaman mong sitwasyon sa buong mapa. Sa early game, lagi nyo titignan kung anong sitwasyon ng mga kakampi nyo. Kung ini-invaden ba yung jungler mo, kung yung side lane ba dinadalawan ng ibang kalaban. Pag nalaman mo na kung sinong kailangan mong tulungan, puntahan mo na tapos tulungan mo na. Pwede ka rin maghanap ng mga possible na kill katulad ng paghanap ng kalaban na low HP o na malambot na pwede mong patayin katulad nito. Isa pang dapat mong matutunan sa pagtingin sa minimap ay ang tinatawag na mirror objective. Ang ibig sabihin ng mirror objective, kapag mayroong kinukuha ang objective sa isang side ang kalaban nyo, sa kabilang side naman kayo kukuha ng objective. Halimbawa, kinukuha ng kalaban niya ang turtle. Sa kabilang side ng mapa, mag-push kayo o kaya i-kill niyo yung kusino mang kalaban na nandun. Kung nagpo-push naman sila sa top, edi mag-push naman kayo sa bot para may makuha din kayong objective. Hindi nyo kailangan laging salubungin o i-teamfight ang kalaban sa lahat ng pagkakataon kasi minsan lamang sila, malulugi lang kayo, sayang lang. Hindi kaysa matalo kayo sa teamfight o mabasagan lang kayo, kumuha na lang din kayo ng mga tower o kaya ng mga turtle, lord, ganyan. Para makahabol kayo sa lamang ng kalaban nyo. Common mistake to ng maraming ML player kasi karamihan pag nakita yung kalaban na kinukuha yung turtle, gusto nilang subukang agawin kahit hirap na hirap na. Ang magandang gawin pagkalugi ka sa isang objective, pumunta ka sa kabila. Mirror objective. Bilang mid laner, karaniwan nito malambot na hero gamit mo so mamamatay ka lang kapag ka nahuli ka sa clash. Tapos, wala ka ring hawak na retribution. Paano ka naman makakaagaw ng turtle? So kaysa ipilit mo yun, pumunta ka na lang sa kabilang side, subukan yung makapatay ng kalaban or makapush ng tower. Ganun lang. So ito na yung summary ng part 1. Basahin nyo na mabuti yan. Pagkatapos yan, panoorin mo yung part 2. Follow mo na rin ako kung may natutunan ka sa mga sinasabi ko. That's all for this video. Thanks a lot.